Okay, next. What method and technique did you use? Kapag ang pinag-usapan naman natin, o kapag ang tinanong naman sa inyo, ay kung anong method and technique na ginamit ninyo, go to chapter 3. What method and technique did you use in your study? So usually, ang itatanong dyan na follow-up question, why? Alimbawa, anong method ninyo? Quantitative. Quantitative, descriptive, research. And then, ipaliwanag nyo. Bigay nyo yung definition ng quantitative, and then ibigay nyo yung definition ng descriptive. And then, yung next part, ibigay nyo yung reason kung bakit quantitative research. Ibigay nyo yung reason kung bakit descriptive design ang ginamit ninyo. Diba? So, again, this is how you answer method and technique used. Follow-up question, why? Bakit ito ang ginamit ninyo? Because according to, pwede kayong gumamit ng citation. Di ba? According to ganitong ano, ang description niya ng quantitative is to be able to present specific data measuring yung ganito. Okay? Which is also relevant in the research or study that we are conducting. So, kailangan i-establish nyo na ginamit po namin itong quantitative dahil sa aming research, ito po yung kailangan namin. Ito po yung nababagay sa amin. Tapos, baka tanong sa inyo ng panel, sino may sabi? Balik nyo doon sa definition. According to the definition po ni ganyan. Okay? Okay. So, that is question number 8.